Hi guys, welcome back to my channel. Today it's late afternoon already. It's around update tayo guys in a minute. Kasi galing tayo sa labas. So anyway, hindi ko na ayosin yung buko, ganyan na lang siya. Anyway, update tayo. Maganda yung araw ngayon, pero ganina ako sa labas kanina guys. So hindi ko kayo sinama. So anyway guys, welcome back to my channel. So today is already, yun ang time natin dito, 1:28 in the afternoon. In the afternoon here in South Wales, UK. It's a really nice day outside, guys. But it's really nice outside. If then gusto ko ipakita sa inyo ang aking sinampay nandoon sa labas. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Di naga-against light. So, naga-against light kayo. So, anyway, sige. Sasama ko kayo sa labas. Maaraw siya eh. Anyway, guys. Bakit naka-medyo naka-light lipstick tayo, no? Usually, kasi galing ako sa labas talaga. So, anyway. Yan ang sinampay natin. Nakita nyo yata yun. Naga-against kasi light yung cellphone ko pag nag-iilaw eh. Nagko-contrast ba? So anyway, nakita nyo yata yun. So anyway, nakapaglaba tayo ng bathings at magpapalit na rin ako ng bathings guys, kasi nga kaso lang nandyan yung asawa ko, hindi ako makapagpalit kasi nandun siya nakahika. So maya na lang siguro magpapalit tayo. So I've been in shopping a little bit. I just been 10 pounds point 56 pins. Yun ang binili natin kanina. Is, chinik ko lang naman yung Lidl kung meron silang bacon at saka tissue. At the same time guys, wala pa rin. So, hindi ko alam kung hanggang kailan. So, gusto ko talaga sanang lumabas at maglakad-lakad muna. Kasi maganda yung araw. So, anyway. Mahirap kasi yung mistake ko lang dito. Yun, gusto ko lumabas talaga. Gusto ko ako lang mag-isa. Kaso lang, yung asawa ko may sakit. Hindi ko alam kung makakalabas tayo. So anyway, sabi ko na sa kanya, lalabas ako ngayon. So let's see na lang mamaya. So guys, nakapag-change na tayo ng bed. So nakapag-change na ako guys kasi pinaalis ko yung isa. So tapos, tatapos ko lang at pinatay ko kayo saglit. Dahil umakit nga ako at hindi ko kayo sinama sa pabablog. Anyway guys, I decided to stay, I think, ngayon. Kasi nga, para rin sa kaligtasan ng asawa ko kung akong lalabas. Kasi talaga hindi maganda pakiramdam niya. Masakit yung kanyang likod dito. So, pasensya niyo. Tumataba na tayo at wala tayong exercise. So, ngayon, mag-yoga lang tayo para iwas bilbil sa ating mga tiyan. So, kasi matagal ko na hindi ginagawa guys. Almost 6 months na hindi ko ginagawa. Kasi nga, diba, I told you before na ginagawa ang bahay. Katakailan lang to natapos. So, anyway, yes, I will do some yoga myself. Pero nakapantalon ako. So, yeah, I don't know. So, anyway, let's do it. Mag-yoga tayo saglit. Saglit lang naman. Samahan nyo ako. So, pag nag-yoga ako, I will do plank. Plank muna, no? Para sa tiyan natin. Kasi yung tiyan ko talaga malaki na. Kasi kakakain ko lang din ng noodles. So, ng chicken leftover ko na noodles kanina. Ay, nung isang araw pala. So, kanina ko lang kinain. So, anyway, let's do it. Some yoga kasi I'm little bit put on weight. So, it's been 6 months. I didn't doing the yoga na yan. So anyway, let's do it. So anyway, first, for the 6 months, 6 or 7 months I think, I didn't do it this one. So it's the first time again. So let's do it guys. So first time, usually every day ginagawa ko to yung plank na tinatawag nila, yung paganyan guys. Bali pala yung camera ko pagkagay. So, anyway. Ganyan guys, yung paa mo. Tapos, mabilang ka ng ano. 1.
Basta nakita nyo na, para pinakita ko lang sa inyo kung paano. So, haharap ako ngayon sa camera. So, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 14. So 40 muna, 40 muna, no? At hiningan na ako. Huwag natin biglain masyado yung katawan natin. Paunti-unti, no? Kasi pag once kasi binibigla mo yung katawan mo, hindi rin maganda. So kahapon kasi ginagawa ko yan din. Kahapon mag-plank. Usually plank lang naman, hindi yung ginaganon, pero yung para sa tiyan kasi yun, kasi lumalaki na dyan natin. So anyway, ginagawa ko yan everyday 2020 sa umaga. So hindi ko kayo minsan nasasama, hindi ko kayo nai-vlog, so pasensya naman po. So yun nagawa natin for 40. So konti-unti lang naman, the next 60 days as lang kaya mo. So para dito natin yun, and then kasi hindi ako naglagay ng ano, yung mga ano pang slim air na panglagay. So hindi ako nakabili nun. So maybe next time makabili tayo kung may time. So anyway, so ang next kong gagawin ay para sa puwet, okay? Para pang palaki ng puwet. So kasi nakapantalon tayo, medyo mahirap mag-stretch. Kasi mas maganda kasi pag mag-yoga ka, naka-leggings. Advisable ko mag-yoga ha, hindi pantalon. So dahil hindi tayo lumabas ngayon, mag-yoga na lang tayo muna. Like this. Para sa pitan. So tapos na tayo dyan. So para sa pet yun ha, sa pet yun, pampalaki ng pet. Kung gusto mo pa itaas, may pan pa. So 10-10 muna sa bawat side. So 10 muna, paunti-unti nga nga gagawin natin. And then next ay ito talaga ang effective na pampalaki ng puwet, guys. If you, kung gusto mo lumaki ang puwet, advisable ko to ha. Kasi yan yung chan ko. Before ako nag-20, ang sexy ko, ang payat lang dito ko, wala akong kachan-chan. Ngayon may asawa na ako at uso na ang rice, only rice. So pasensya, ganun talaga ang buhay. So lalo pag hindi mo nalagaan ang sarili mo, so lumalaki tayo. Like me, lumalaki ako kasi ilang araw ko hindi ginagawa ang pagda-diet. Hindi mo na kasi ako talaga nag-diet, guys. So pag nagugutom ako, kakain ako. So yun. Ganito. Ganito, guys. Pampalaki ng puwet. So, ganyan ang pampalaki ng puwet. Advisable ko yun, guys. Kasi nakakamintin talaga yun ang pagbilog ng iyong puwet. So, advisable ko yun. Kung gusto niyo lumaki ang puwet. Pero ako kasi hindi ko na kailangan yun. So anyway, ang ginagawa ko lang talaga mostly ang nagpa-plank. Plank lang. Ganyan.
So, binabal. Minamadali ko na, guys. So, done. So, yun muna. Ang pag-yoga ko. Saglit lang yun. So. So, guys. Yun lang muna. Ang pag-yoga natin kasi napagod na ako. So, saglit lang. Saglit lang yung ginawa natin. Pero, effective yun. Natunaw na yung mga taba-taba yung sa iyong katawan. So, yun, guys. Hiningal ako. Tsaka, ang pag-yoga rin. Ang pag-yoga ay nakakatulong din ng pagbaba ng cholesterol tsaka stress sa iyong katawan. So, nakakatulong talaga siya, guys. Advisable ko yung mag-yoga. So, kahit ilang minuto ka lang, kahit hindi mo tagalan, paunti-unti lang, guys. Huwag mong biglay ng katawan mo. Like me, ginagawa ko to paunti-unti muna kasi ayaw kong biglayin ang katawan ko kasi nga matagal hindi natin nagawa to. So, yeah. It's been 7 months. Hindi ko ginagawa. So, aakit ako sa taas at may kukunin ako at lalabas tayo. Kukunin ko yung jacket ko para lalabas tayo, guys. Samahan niyo ako sa labas maglakad. Okay, guys. See you a bit. Patayin ko lang kayo saglit at papaalam tayo sa asawa ko. Lalabas tayo. Lakad. Guys, lalabas tayo. So, nakapagsapatos na ako ng boots. So, yan ang sapatos natin at yan yung sinampay natin. So, kitang-kita nyo na yung sinampay ko, diba? Kasi nga, yan. Ayan ang sinampay natin na bidding. So, yun. Yan ang sabi ko kanina sa inyo, guys. Naglapat tayo at yan, lumilipad-lipad siya at magandang araw ngayon ba? Kaya masarap maglakad-lakad tayo, guys, ha? Kaya samahan nyo ako maglakad. Maya-maya ay buksan ko muna yung gate at pupunta tayo sa Valley Road na mas malapit sa amin at doon ako pupunta kasi wala naman masyadong tao doon. So, yun lang. Saglit lang tayo doon. Uy, may bisita tayo doon. May bisita tayo doon. We have visitor out there. Dito tayo sa likod ng bahay namin. Yung bahay namin ay kulay. Yan, yun yung gate na yan sa amin yan. So, dito tayo sa labas. Kaso, walang katotaw. Ako lang. So, mostly kasi busy dito. So, mamaya-maya balikan ko kayo at maglalakad lang tayo. Okay. So, guys, nandito na ako sa aking lalakaran. So, ayan siya. Yan, papunta doon. Yan yung pupuntahan natin. Yan yung pinaka-entrance dito. At naririnig nyo ang tubig. So, ang tawag sa lugar na to ay English Bush Valley Local Nature Reserve. Yun ang nakalagay. Kunwari, merong kamera dyan. Ayan yung nakalagay. So, ngayon, pupunta tayo at walang katao-tao. Ako lang. So, dahil quarantine ang ibang tao, ako kailangan ko na exercise, guys. Maglakad. May kahapon naman kami. Kahapon naman. Naglakad naman kami kahapon. Pero saglit lang yun. So, dito naman, wala na. Okay lang lumabas dito. Basta, hindi ka sa crowds. Sa crowds pumunta. Kasi ako, hindi ako mapunta sa crowds talaga totally. Katulad dito, hindi ako pumunta. So, it's very quiet. Walang tao. Diba? Ako lang. So, mas maganda. Kaysa pumunta ka doon sa may mga, sa pinaka-town, hiningal ako, guys. Nagsisimula pa lang tayo. Kasi nga nag-exercise tayo kanina. So, pag pumunta ka sa may mga taong lugar, it's very dodgy, no? Kasi dito, at least nature ang nakikita mo. O, diba? So, let's see. Talagang katao-tao, guys. Ito ay sapa. Tara. So, dito talaga ako. Sa, dito talaga ako. Yan. So, yan. May mga bahay dyan. So, yan. Nandito na tayo sa my nature. So, ito kasi yung gusto kong pinakaan, guys. Napakatahimik na ta. Napakatahimik. So, yun. Naglakad tayo kunti. Ah. Maglakad tayo kunti at makikita nyo yung falls na sinasabi ko na. Kung followers kayo sa Facebook ko, sa mga tao, papalo sa Facebook ko, Merlina and Marley Alicami, yung same name. So, follow if you want. So, please like and subscribe my channel, guys. Kung gusto rin nyo naman para mag... So, ito yung pinaka-romantic na lugar. So, ako lang mag-isa, guys, napakatahimik. It's quiet. Kasi mga tao takot lumabas. Katulad nung
sa asawa ko. So, okay lang naman maglakad ka sa ganito kasi walang kataw-tao. So, yung iba, conscious na. So, okay, wala ko. Tingnan mo naman guys. May natumba kasi nga madalas ang ulan. So, medyo na-clear itong lugar nito kasi nalinis. So, yeah. Nalinis siya. Sa kabilang side. So, nature tayo ngayon, okay? Kasi wala tayo sa city. So, okay lang dito mag-vlog ako kasi walang kataw-tao. So, anyway, let's enjoy our walking and join me. I will show you a little bit the waterfalls. So, mamaya, konti lamang at may ipapakita ako sa inyo. May tao doon. May mga tao doon. So, yun, may waterfalls tayong nakikita. May mga tao doon. Pagunta. Ito lang. Kung nakita nila ako. So, may tao doon. So, akala ko walang tao. So, anyway, guys, yan ang waterfalls namin. Sa lugar namin. Yan ang pinaka-waterfalls dito. Sa pinakamalapit sa amin, ha? Yung closer ko kayo. Ayan. So, yan. Dito yan. Ganyan. Tapos, update ko kayo, guys. May upuan dyan. Yan. Kung gusto mo mag-chill, umupo ka dyan at magmuni-muni. Upo tayo. So, upo tayo. Hindi natin makita ang waterfall. So, itong upuan na to, guys. Donate lang to. Donate ng dito. Kung sino man ang matayan dito. Kung ang gusto mo mag-donate, mag-ano ka nito, ganito. Donate. May bayad po ito ang pag-donate ng upuan. May pangalan niya yan. So, anyway, huwag na natin basahin at privacy invasion na yan. So, babay na at may tao. Saglit lang tayo, no? Saglit lang tayo kasi may taong parating. So, maya-maya. So, may taong dumaan at tahimik lang ako. So, anyway, maglakad tayo. Continue. May tao sa likod ko, ha? So, hindi ko alam kung makikita niyo. Kasi may dumaan lang siya, tahimik lang din siya. Tahimik lang din ako. Ayoko rin magsalita. So, yun. So, napaka-relaxing yung tubig. Umupo lang ako dun saglit. I'm just sitting down. Just quick. Then, yung side natin, ayun o. Oh. Yan ang madadaan. Yan ang tsura dito. So, lumampas na siya sa akin. Tinignan ko, siniglit ko. So, yeah. So, yan yung madadaanan natin. Ganyan siya, guys. So, ayan ang boots natin. So, yan yung suot natin kasi malamig. So, I share ko sa inyo. Kasi, sabi ko sa inyo, kaya mo, may upuan dyan. Yan maganda dito, guys. May walking footpath, pero may upuan. Tapos may bubulaklak na. Diba? Kasi nga dito, mga mahal sa buhay, naglalagay sila ng mabulaklak, guys. So, ganun sa Yuki. So, napakalambing nila at pinaka napaka-sweet. Diba? Kaya pag advice ko sa mga tao sa Pilipinas, sa mga Pilipina, kapag-pilipinas yung gustong mag-asawa ng foreigner like me, kung gusto nung gustong mag-asawa, pili-piliin yung asawa niyo kung mabuti sa inyo, kung hindi. So, yun lang naman. Mabait naman sila ng British. Yun nga lang, different pa rin sa atin. So, yeah. Ako, dahil wala kang ginawa, pumakot tayo ng konti at pabalik na tayo at malamig. So yeah, sinama ko lang kayo dito saglit. So maya-maya, doon pa tayo sa dulo. At papatayin ko kayo, babalikan ko kayo, okay? Yung camera ha, hindi yung camera lang papatayin ko kayo. So anyway, so stay positive tayo kahit may coronavirus sa buong mundo. So kailangan natin maglanghap ng hangin. So, wala naman akong ubo, wala rin akong sipon, so wala at all, so pwede akong maglakad, no? Kasi ang may mga sakit lang dapat ang manatili sa bahay. Wala naman tayong sakit, guys, oy. Kaya, si Winga hindi pwede sumama sa akin kasi masakit yung balakang niya at it's very painful at the back. Parang ewan. Diba, guys? Napakaganda dito. Napakasarap ng ano. Naririnig niyo mga bang may bahay doon ha, isa. May bahay doon, isa doon, yan. Bahay yun doon. Saka may bahay doon, dalawa. Doon banda, sa kabila, yung fasada na yan. So anyway, maganda kaya dito. Dito ang gustong-gustong binabahan kasi walang tao. So
kahit ako na mag-isa, mag-iingay ako, gusto ko, okay lang. So, yeah. Ganyan dito, guys. So, wala kang ginagawa sa bahay at bored ka sa buhay mo. Pwede ka nang lumabas, eh. So, hindi mo naman kailangan na. Kasi dito naman, hindi naman pinagbabawal na totaling may mga pulis nga. Uy, bawal kang pumunta doon sa gito ganyan. Hindi naman. Pwede naman pinapalabas as long. Huwag kang pumunta sa mga tao. Huwag kang pumunta sa matataong lugar. Just keep distance to the people para hindi ka rin makasagap ng virus, no? So, that was I did, guys. So, kami nga mag-asawa, no? Kissing muna, eh. So, keep distance ba? So, yeah. Gusto ko ng ganito. Tahimik lang ba? So, dahil sanay ako lumaking tahimik lang ang buhay ko. So, ganun din yung asawa ko. Yun yung palaruan ng mga aso dyan. Yung land na yan. So, yun o, bahay ng aso. Yun o, may drawing. Diba? So, guys, tingin tayo sa paligid. Baka may tao, eh. So, patayin ko kayo saglit at nagpunta na tayo dito. Guys, madalas katayos tayo nagpupunta dito. Pag ako'y bored sa buhay, pag bored ako sa bahay, pupunta ako dito, magpapahangin. Kasi walang iglamang. Akala ko, guys, may bahay doon. May naririnig ako, eh. Ang ganda ng puno na to, oh. Charan, love nature. Tapos ito pa, guys, pakita ko sa inyo. Charan! Ito talaga ang pinaka-romantic na lugar. Yan ang gitna na yan. Ang gitna na yun dun. Pag sumisilak yung araw, yan pag around 6 o'clock, tapos maganda yung araw, mainit, dyan ang maganda. Kasi as in yung silak ng araw is very romantic. So yun, ang Sapa! So sa Bisaya pa, Sapa ba? So, so, mag-ingay tayo dahil tayo lang tao dito at ako lang mag-isa talaga. Diba? Wala akong kasama. Dahil pag kasama ko yung asawa ko, hindi ako mag-vlog. Kasi ayaw nyo ng camera, guys. So anyway, ako lang talaga ang nag-vlog, eh. Charan! So diba, napakatahimik, guys. So, kung gusto mo, punta ka doon. Punta ka doon. Minsan napupunta ako dyan, eh. Pero ngayon hindi ako pupunta kasi late na tayo at magluluto pa tayo mamaya. So hindi ko na kayo maglulobat yung cellphone natin. So yeah. Doon din. Yun yung may ano dyan, eh. May pa tawag dito. May pa ano sila dyan. Patali-tali at pa swing-swing. Diba? Kulay blue. So yeah. Totally, hindi naman, sabi nila, kami ng mga Pilipina, hindi ka ba naboboring dyan, ikaw lang mag-isa? Totally, hindi. Kung naboboring man ako, ito nga yung ginagawa natin, eh. Just vlogging. I talk to you guys, and, diba? Yan yun, daming tali, nga putol naman. O, diba, walay. So, may last na bahay doon. So, hanggang dulo lang tayo at pauwi na tayo, mamaya-maya, konti lamang. So, yeah. So, yan. I-on ko kayo at makikita nyo yung paligid. O, diba? Yan ang pinaka-romantic there. So, yan. Maganda dito, guys. Basta feeling mo, alam mo yung para sa ibang planeta ka lang. Pag pumunta ka sa mga ganitong lugar, yung mga nature daw. So, yan. Bakit na sinasabi kong romantic, guys, kasi yung mga puno na yun, oh, walang mga dahon, o, diba, napaka romantic niyan. So yun, nararamdaman mo ang nature dito. Ko nararamdaman ang nature na hindi ko nararamdaman sa Pilipinas, no? Pero anyway, kasi nga laki, nasa Maynila ako nakatira, pero ngayon so may iba na. These are different countries. So yeah, we just exploring the nature, guys. Okay, dyan churun, tumitingin ako dun, baka may tao dun, eh, may bahay dun, eh. So yan,
Charan! Ikot ko kayo ha. Oh, kahit may coronavirus, enjoy ko ang buhay ko kasi minsan lang to guys, mainit. Dire, ako'y nahilok ko gatay. Ah, nahilok ko eh. So yun, patayin ko kayo saglit at nahilo tayo. Ay guys, hindi na ako pupunta sa may dulo kasi may nakaupo doon na mga couple ata. So babalik na tayo at uuwi na ako. Okay? Babalikan ko kayo pag nasa bahay na. Sarap huminga guys. Na pinatay ko kayo kanina. So, huminga lang tayo. Inhale, exhale. Kasi nandito tayo sa nature. Kasi may tao doon. Papunta. Tapos bumalik siya. Nakita ako. Kasi nga keep distance tao. Kaya bumalik siya. So anyway, mag-breathe lang ako. Kasi mamaya babalik na tayo sa bahay. Kailangan natin ihinga lahat. Kailangan ko ihinga lahat ang aking stress sa buhay. Hindi naman. Kailangan ko talagang huminga. Kasi mamaya sa bahay, masakit na naman ang ulo ko. Diba? Kasi alam nyo na. So anyway, kasi kailangan ko lumabas paminsan-minsan. Kasi kailangan ko, lalo na pag nasa bahay ako, nahuhumsik ako pag nasa bahay lang. So kailangan ko talaga lumabas. Para magpahinga. Huminga sa nature, 'di ba? Pwede nga lang sumagot yung nature sa akin eh. Huwag na baka sabihin ako baliw ako. So, baka sabihin nila ay baliw siya. Anyway, ganun, normal lang tayo ngayon. Think positive lang tayo kasi kailangan i-enjoy natin buhay kasi maulan baka bukas, maulan bukas, hindi ako makalabas kaya lumabas ako ngayon. Let's enjoy. Tingnan mo yung sun nasa yung sun o nandun nasisilaw sa mukha ko. So yon, kaya nandito ako, nagpapaaraw ako guys, nagpapaaraw ako. Yes. Naririnig ko yung ibon, sabing ganun. So yan, kanina inikot ko kayo saglit. So uwi na tayo, yung araw o palubog na o. Kasi di mo ba alam, ang araw guys nakakatulong din talaga sa vitamin D sa ating skin. Kaya kailangan din paaraw ang pahangin sa labas sa minsan-minsan. Kahit naka-quarantine ang mga bansa na ngayon. So, ingat-ingat lang din tayo. Keep distance talaga sa tao kung kailangan. Yun yung araw sa likod natin. So, yeah. Uwi na tayo, guys. Kasi baka wala na yung babae. Bumalik na siya eh. May aso kasi siya nadala. So, yeah. Uwi na tayo at hanapin tayo ng aking asawa na bugnotin. So yeah, may naibon. Ang sarap kasi pakinggan yung ibon. Ang ganda ng puno na yan. Gustang-gusto ko yung puno, mga ganyan. Yung pa. Naririnig nyo ba yung naririnig ko? Naririnig nyo ba yung naririnig ko? Yung ibon, ayun oh. Uy, masarap pakinggan ba? Nakarelax yung ganyang mga sounds lang. Napakasi, oo, diba? Minsan lang natin maririnig sa buong buhay natin, kaya lubos-lubos din natin, no? Dapat tayo mga, kung may opportunity ka at bata-bata ka pa, you go to the nature, like me. Oo, diba? Naririnig nyo ba? Nakikita niyo ba yung mga kaibunan nyo? Ay, nako. Pwede nang di muna umuwi, eh. So anyway, uwi na tayo. Pinapakinggan ko lang yung ibon. Kasi yung sa ganyang simpleng ano lang, nakakaano siya guys. Nakaka-chill. Nakakatulong siya ng goodbye sa buhay. Kahit o, di ba? Ganda nila pakinggan. Chuchu-chuchu ako, ganyan. So anyway, uwi na tayo. Totally, uwi na tayo. Narinig nyo naman. Sa bahay na, tulad ng sabi ko, sinabi ko kanina, sasabihin ko na naman ulit, okay? Ako guys, kasi bakit ba ako nag-iisa o wala akong kasama? Kasi mas gusto ko talaga mag-isa guys.
na kaya kong mabuhay na ako lang isa. Alam mo yun, hindi ko kailangan may kasama. Minsan kailangan natin sanayin ang mga sarili natin, tayo lang. Huwag natin sanayin ang ating mga sarili na may kasama, kasi hindi, kasi para sa akin, kasi habang lahat naman tayo may paparoonan, no? So kailangan natin sanayin ang sarili natin, walang kasama, walang kaibigan, wala kang asawa, wala kang kamag-anak, ganun. Kasi kailangan mo yun sa buhay para ikaw ay magiging matatag na isang tao, na isang namumuhay, na mag-isa, na independent. May bahay doon, oh guys. Doon. Hindi ko alam kung nakita niyo. Yun. Hindi ko alam. Saan ba yun? Hindi ko alam kung saan yun. Hindi ko makita eh. Hindi makita sa camera. Pero may bahay doon. Talawa. Mga tatlo na sa farmhouse. So yun guys. Kailangan natin mabuhay mag-isa. Huwag natin sanayin ang mga sarili natin na may kasama, kasi habang buhay, iniiwanan din tayo nila. Katulad ng mga ex ko, di ba? Iniwan nila ako. Ngayon, nakahanap ako ng forever. Anyway, yung forever ko na sa bahay lang, ha? So, yung mga ex ko, salamat sa inyo. Okay lang yan. Nasaktan man ako at natuto din ako sa buhay, di ba? Hindi ko kayo kailangan sa buhay ko, kasi marami pa dyan iba. I was joking. I'm just teasing you guys. I want to be sent positive vibes lang mo. So yun, kailangan sanahin natin ang mga sarili natin, walang kasama, para alam mo yun, kaya mo mabuhay. Katulad mo ngayon, ako lang mag-isa, walang kasama. So magdadalda lang ako sa inyo, di ba? Happy na ako. So kanina kausap ko kasi si mother eh. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa mother ko kanina guys, sa kanina umaga pagkagising ko, kasi tinawagan ni Wayne kasi nga they send money to the Philippines, no? So sabi ko, bumili ka na ng mga kailangan mo kasi coronavirus dangerous yun. At sabi ko, huwag siya makichismis muna. Sabi ko, huwag muna siya makichismis sa mga kapitbahay niya kasi delikado. So keep safe na lang. So yun, yun ang sabi ko. So di ba? Tama naman yun yung sinabi ko guys. Tapos mamili siya ng mga ano pangailangan niya. Yung kape, importante yun sa kanya, gatas, or ano pa man yung bibilhin niya, gamot sa ano. Anyway, may gamot naman siya doon, mga paracetamol, na galing dito sa UK, na umuwi ako sa Pilipinas. So nakakatulong din yun. So yun, kailangan ko lang talagang ganito. So keep subscribe my channel kung bago ka lang sa channel ko, and bye guys. May tao doon, may tao doon, so dumaan lang sila, tahimik lang tayo kasi bawal makikismis nga. So yun, may dalawa silang aso na kasama. So yun, hindi ko alam kung nakita niyo ba yun, yun o may kasama silang aso. Tahimik lang ako mostly kasi pag may kasalubong ako, nag-high ako, pero hindi ako nag-high kasi nga bawal makikisyoso ngayon. So bawal na ano, yoyoko na lang tayo. Kahit syempre nahiya din ako kasi may mga tao kasi hindi. Gusto ko sila na uuna mag-smile sa akin, eh hindi mo sila nag-smile, di wag na tayong smile, galaw talaga yun. So yun, lumampas na tayo sa may waterfalls guys. So malapit na ako sa may highway at sa bahay, kasi nandyan lang yung bahay ko eh, malapit lang, mga ilang minuto na lang. So yun, ay doon guys, may mga bahay dito, oh. Ano, kasi ano ito eh, bukid, oh. May bahay dun sa taas, ha, alam niyo. May tao din sa likod ko guys, tahimik lang din ako kasi ayoko maki ano. So nag-hi lang ako, sabi ko hi, sabi ko gano'n hi. So anyway, kasi iba ang mga tao dito guys pag ganito ng mga serious. Yun, malapit na tayo guys sa dyan. So yun, malapit na tayo, gusto nga. So malapit na ako sa bahay at mga ilang kanto na lang yun, may tao dun. So nandito na ako guys. So nandito ako sa likod dumaan.
Kasi dumaan lang ako sa likod kasi basa, ayoko maghaybala sila. Basta panahon ng sunobibles, bawal makichismisan ha. Bay lang makaisyoso. So nandito tayo sa likod. Usually sa daan ako dadaan. Sa likod, no? So, yeah. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Yun, muntik na malaglag yung cellphone natin. So nandito. So, ayan, nandito na ako sa likod at sa gitna namin at so, ayan na. So, ayan na guys, sa likod na tayo, kumaan. At nandito na ako at may nakikita akong basura, damputin natin to. Dito na ako guys, so yeah, that's it. Kukunin ko yung susi at ilalak na tangin natin at yan ang sinampay natin. Nandito na ako sa bahay guys, yan yung likod natin at minuksan ko yung gate. So guys, nandito na ako sa labas ng bahay. So anyway guys, I end this vlog at nandiyan yung asawa ko sa kusina. So I will see you later on. See you on my next vlog. Okay guys? So bye! Bye everybody and thank you for watching and listening for me today. So kahit may pinagdadaanan ang buong mundo, stay positive tayo guys. Lumabas tayo today at thankfully at walang ulan at mainit. So nakapag-exercise tayo, yung mata ko namumula. So feeling ko parang naiyak ako. So anyway, bye. In this vlog, bye-bye. I will see you soon, guys. Finally guys, nandito na ito sa bahay. So I will show you lang kung paano tayo, kasi galing tayo sa labas, we need to wash your hands. So hindi ko kayo pala pinatay muna, akala ko namatay na kayo. So anyway, hindi naman. So buti na lang para maipakita natin sa inyo na maghugas tayo ng kamay kasi galing tayo sa labas, no? So kailangan ko muna ayusin bra ko at bumaba na siya. So anyway, diyan kayo. So, madilim kayo. So anyway, guys, how I do it, my hands every time naghuhugas talaga ako ng kamay pag galing ako sa labas o magtapon ako ng basura o kung may gagawin ako, magluluto ako, naghuhugas ako ng kamay para protected ka sa anti-coronavirus, guys. So, awareness lang yun, guys. Okay? Kanina, meron tayong di-discuss. Alam mo, guys, yung bulaklak na yan, ilang araw na yan guys, mag-1 week na lang ata yan, hindi pa siya patay, buhay pa rin siya. So yes, ay oh yeah, hugas ng kamay like this, like that, hugas ng kamay ha, like that, then like that, like that, then like that, like that, then like this, para safety ang lahat, pati ang asawa ko safety din siya. Tapos na. Nakapaghugas na tayong kamay at magpatuyo na lang tayo ng kamay ko. Kukuha ko ng towel. So, tinatawag ako ng asawa ko kung gusto ko ng tea kasi nag-tea pala siya. Nandito siya sa baba kanina.
So, umakit na siya. So, yun guys. Nandito na tayo sa bahay. Ito ay kitchen natin. Kusina. So, anyway. Magpunas lang tayo mabuti kasi kailangan. So, ako bakit ako naglakad kahit ang mga taon naka-quarantine? Usually guys, pwede namang lumabas dito sa bahay. Hindi naman totally na, uy, may police dyan, may ano, gito, ganyan. Iba ang situation natin, no? Kasi dito sa UK naman, mga tao talaga sumusunod sa mga protocol na yan, no? Pero alaw ka lumabas ng bahay as long hindi ka pumunta sa maraming tao, sa hindi sa mga crowded people, no? So, pwede tayong lumabas ngayon kasi nga maganda ang araw. So, opportunity kong lumabas kasi nga ilang araw na maulan dito, no? So, yun ang ginawa ko. Nagpapahangin, nagpapapresko. So, ngayon, akyat tayo sa taas at maghilamos ng mukha kasi kailangan natin yun. So, no, gagawa tayo ng maghilamos tayo ng mukha. Just wash your face kasi galing tayo. We've been walking, so we need to wash yourself first. So. Na ako at nakapaghilamos na rin. So, kaya wala na tayong makeup, wala na akong lipstick lahat. So, let's hot drinks tayo muna. Okay? So, dyan ko muna kayo ilagay. So, at maya-maya. So, maglalagay lang akong tubig. Will do it hot. So ano yung nangyari sa camera natin? I will do some hot drinks. Okay, ano ba yung hot drinks?
ano ba yung hot drinks? Ito po yung hot drinks ko kasi naubos na isa. So parang piling ko na mutla yung kulay ko after kong after nating wash my hands, wash my face, and pray. We need to prevent the coronavirus because it's we need it. Okay? Lalo na may asawa ko kung may kasama ako, partner ko. So, kailangan ko magbubas talaga ng kamay. So, at... sorry. Nagulat ako. So, anyway, this is my drinking hot drinks. Ito yung tinatawag nilang hot drinks. Okay. Galing tayo sa labas na at malamig. So, we need hot drinks. Pero hindi ko to kahit na hot drinks na to. Mas gusto ko yung una kong drinks. Na binili. Ano yung pangalan nun? Alam. Parang choco. Ito, hindi ko alam. Chocolate. Chocolate talaga siya. We're into hot milk. Ah, lalagyan siya ng hot milk. Eh, hindi ko siya nilalagyan ng hot milk, guys. No? So, anyway, ito yung. Yan. Powder lang naman siya. Tapos, lagyan mo siya ng dalawang. Ganyan. Tapos, dalawa lang. Kasi masyadong. Pag damihan mo, masyadong matamis. So, ayoko nang masyadong matamis kasi kumakain tayo ng chocolate. So, walang diet, di ba? So, yan. So, yun nga, may nakita tayong dalawa, mga ilang tao ba yun? Noong una, may nadaanan tayong isang babae, pero tahimik lang din siya. So, hindi na tayong nag-high kasi bawal makikig. Hi, kasi nga, dapat tahimik tayo kasi prevent sa coronavirus ko, no? So, yeah. And then, the second one, couple naman ang nasulubong ko may aso, may kasamang aso. And then, the third one, ganoon din, may aso. May kasama silang aso. Ano man, yung pinakahuli, may edad na. Tapos, nag-hi naman yung isa, babae, sabi ko ng hi. So, yun. Pero saglit lang. Pero ako talaga totally, guys. Hindi kasi ako talaga talkative ako sa... I'm talkative in the front of camera, but I'm not talkative really sa mga tao, you know. Lalo pag hindi ko kasama yung asawa ko, nahihiya ako. So, yeah. Hindi ako sanay makipag-halubilo totally sa mga... Sanay naman ako makipag-halubilo sa kamag-anakan ni Wen. Pero pag ibang tao, my goodness, may nahihiya ako. Hindi ako sanay kasi nga... Hindi pa tayo nagtrabaho. Maybe kung magtrabaho na ako, masasanay yung sarili ko. So, kasi ko. Sabi ko nga ng asawa ko, gusto na maghanap ng trabaho. Payag na siya. So, that before kasi hindi. So, yeah. Maybe kung matapos na yung coronavirus na yan, makapagtrabaho na tayo soon. Sana lang talaga. Kasi gusto ko talaga magtrabaho. Tayo kung magtambay. So, yun. Pero, depende kasi yun sa asawa ko. Kasi hindi lang din ako mag-desisyon. Dalawa kami mag-desisyon, no? So, yeah. Dahil alagain na rin naman siya kasi may edad na. So, at sakitin din. So, kailangan ko rin siya talagang alagaan, no? Hindi naman ako pumunta dito para magtrabaho. Pumunta ako dito para sa kanya. So, yun guys. I explain it to you why I'm not working yet. Kasi bago lang tayo dito sa UK, kailangan natin makikisama sa mga tao. So, yun. Kasi ang iba ang ugali nila at iba ang ugali natin. So, kailangan din mag-swak yung mga ugali natin at sa kanila kasi mahirap din talaga sila pakikisamahan. Kasi kung sila rin naman, sa tanungin sila, mahirap din daw tayo pakikisamahan. Yun ang sabi nila. So, anyway, huwag na tayong i-chismis. So, masyadong mahaba na yun. Ito na yung hot drinks natin. Hindi ko gusto yung hot drinks na ito. Anyway. Talaga. Yan! Ano, pero lagyan natin siya ng milk para magkakulay man lang ang buhay, o diba? Pukuha tayo ng milk. So, dapat tinanong ko yung asawa ko kung gusto niyang pizza kasi may pizza pala kami dyan. Binili namin kahapon kasi lumabas kami guys kahapon. Then, yun, bumalik na naman sakit ng balakang ng asawa ko. So, makit na naman. So, yun. Kasi nga, naglakad kami kahapon sa ilog. Parang trap nerves ba yung ano niya. Na trap nerves yung likuran niya. So, yeah.
Kasi sa kakabuhat ng mga furniture, siyempre siya lang naman ang nagubuhat ng mga bibigat na mga bagay. Ako, mga simpleng gawain, bahay lang naman ang ginagawa ko. So, laba, linis ng bahay, yung naibalik ang bahay. So, sa kanya talaga lahat. So, naawa din ako sa kanya. So, yeah. Kailangan natin alagaan at mahalin ang ating mga asawa kasi wala din sa kanila. Wala din ako dito, di ba? Kasi sa asawa ko, siya kasing nagdala talaga sa akin dito. So, yeah. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makarating ng United Kingdom. Hindi ko ma-experience yung mga nature-nature na yan. Yung kakahuyan kanina, nakita niyo naman yun. Na-relax ako yung kanina. Anyway guys, bye muna at the moment tapusin ko lang to, okay? Ay na pala, i-end na natin yung vlog na to guys kasi masyadong mahaba na. So anyway, I will see you tomorrow in my next one guys. Please subscribe my channel if you... Kung bago ka lang sa channel ko, please like and subscribe and share to everybody, to your friends or loved ones na rin kung gusto nyo. So, kasi ako naman kasi wala akong, basta positive na lang tayo guys kasi sa panahon natin ngayon, we need to be positive. So, like me, malayo ako sa mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas kasi nandito ako sa ibang bansa. Wala ako sa Pilipinas, so wala rin naman akong magagawa kasi kailangan natin din alaga natin yung mga sarili at ilayo sa mga virus na yan. Ang virus na yan, sana mawala ka na Lord. Please, alisin mo na ang virus na yan at para bumalik sa normal ang mga tao. May balik sa normal yung pamumuhay ng tao. Sana Lord. So, sana. So, anyway guys, I end this vlog muna. So, please be safe everybody. And please, every look after yourself and your loved ones as well. So, please wash your hands and wash your face. Kung galing ka sa labas, kung hindi ka naman galing sa labas, okay lang yung hindi ka makilamos lagi. Ang importante, naghuhugas ka ng kamay. Mostly, kung hahawak ka ng food, ng pagkain, importante yun guys. So, yeah, wash your hands every time to prevent a coronavirus. Para, kung may ubo at sipon ka or may something fever for yourself, stay at home for 14 days for your safety at for safety for others. So please guys, listen to the government what they said, what's the protocol in our country, not in the Philippines and here in United Kingdom as well. So please guys, just listen. And everywhere around the world merong paalala ang gobyerno sa atin, kaya please listen to everybody and listen and look after yourself. Yun lang, inulit ko na ang sinasabi ko. Basta guys, please look after yourself kung nasaan man kayo, kung kapwa ko kayo o OFW nandito sa imong bansa. Please look after yourself, kumain at minum ng gamot kung kailangan, paracetamol, advisable yung paracetamol daw pag may lagnat, and then minum ng maraming tubig, at hindi kaya maglaga ka ng lemon juice na inumin mo bago ka matulog. At nakakatulong din yung kumain ka ng prutas, kumain ka ng healthy food. So yun guys, nakakatulong ng functional ng iyong katawan. So please, to my loved ones in the Philippines, please guys, listen to the government and please look after yourself again. So ulitin natin ito, prevent yourself to antivirus. It's our life kasi buhay na ang pinag-uusapan dito guys. The virus is not yet, virus is still, kumakalat pa rin sa buong mundo, no? Lalo na sa Italy, so marami nang patay sa Italy. So it's really sad, but nakakalungkot man, pero ganun talaga ang buhay, no? Hindi natin hawak ang buhay natin paminsan-minsan. So sabi nga nila, alagaan mo sarili mo at mahalin mo, at kung kailangan lumayo ka sa mga tao,
lumayo muna, huwag mo nang bumisita-bisita sa mga kaibigan, huwag ka mag-anak, para lang lahat ay ligtas, para sa lahat na kaligtasan, okay? Hindi lang sa inyo, para din sa mga mahal mo sa buhay. So, yun ang sabi ko sa mother ko. So, please like and subscribe kung na-enjoy nyo itong video na to, at kung nakakatulong din ito sa inyo. So, please like and subscribe to my channel kung bago ka lang, guys, and I will see you tomorrow. Okay, guys, bye. Goodbye, everybody, and be good and be safe, everyone. And please keep pray sa taas nga. Yun nga, guys. Matapos na, no? Yun ang kailangan natin lahat ngayon. Nakakaiyak kasi yung news kanina. So, anyway, I don't want to get drama. So, kasi nanood ako ng balita kanina. Kwento ko lang, shortly. Nanood ako ng balita kanina sa ano, dito nga sa UK. Ano, yung ibang tao, umiiyak sila kasi nga, yung iba kasi nagla-lockdown na rin ng business talaga. Nagla-lockdown na. So, some people kasi cannot afford it. The cost of living here in United Kingdom is too expensive. So, meron naman ang advice ang government nga, sila ang magbabayad ng ano tawag dito, yung bayad ng bahay kung mangungupahan ka lang o nagbabayad ka ng tawag dito. May tawag sila dito, nakalimutan ko na. So, hindi ko na maisip, nakalimutan na, mental block ko, guys. Basta, kung nagre-rent ka ng bahay, yung government ang magbabayad nun. Tapos, mayroon silang binibigay, guys, na ano, mga advice na para makatulong din sa mental health ng mga tao dito sa United Kingdom. Kasi, it's not been easy, okay, guys? This coronavirus is not easy. It will be affect to your mental health. Mostly sa mga tao dito, guys, apektado sila kasi napaka-expensive ang cost of living here in United Kingdom, mostly in London. It's too expensive. Kasi kung magla-lockdown ang lahat ng tao, the economy in the ang ekonomiya, Tagalog na tayo kasi nabubulol tayo. Ang ekonomiya ng bansa ay apektado din. So, government, it's very stressful because it's big responsibility for them. Kasi maraming taong umaasa sa kanila, no? So, please understand na lang, guys. Huwag tayo masyadong magpanic, mostly sa panic buyings. Oh my gosh, guys, please don't do it. If you don't need it, don't buy it. So, that's all I want. That's all advice. Okay. Don't panic and don't buy panic buying because it's not helpful at all. Because it's really sad. Some people don't get it. They want if they go to shop, to supermarket, like yesterday we did, and this morning I did. I can get a bacon at all. Wala kami stock dito, so nakakalungkot isipin, pero ganun talaga. Just think positive tayo, guys. So, kanina kasi talaga lumabas ako para mamili ng konti lang. Napaunti-unti lang naman. Hindi ako namimili ng marami. Kasi ayoko na palabasin yung asawa ko dahil para iwas sakit na rin. Kasi bawal sa kanya yung kasi may masakit siya sa puso, no? So, I decided myself that I'm the one to going out kasi bata pa naman ako at malakas ang katawan ko. So, I'm the one to going outside in the supermarket this morning. So, I buy something. So, I check. It's still the same. It's empty. Yung mga lagay ng food. Katulad ng bacon, egg, mga steak, etc. Basta, guys, hindi ko kayo maisama dahil ayoko mag-vlog sa loob. Dahil respeto na rin yun. So, I don't want to vlog like that. I just take photo pa in my Facebook yun. So, that's it, guys, muna. So, hopefully, sana, no, maging okay ang lahat. Magdasal na lang tayo. Yun ang kailangan natin this time. Please, everybody, just pray every night. And basta, yun na lang, guys. Pray positive. So, yun na, guys. Mag-in na tayo ng vlog. At masyado ng mahaba, guys. And thank you for today. And please, be careful and be safe, everyone. Kung nasaan man kayo sa mundo, please. So, para sa kaligtasan nyo, para na rin sa mga mahal nyo sa buhay, nang nasa Pilipinas, kung nasaan man kayo sa buong bansa, kung katulad ko yung FW, mabuhay tayo mga kapwa Pilipino ko nga na dito sa abroad kasi tayo ang mga number one na
bayani ng ating bansa. So yeah, that is guide. Be safe and be good, everybody.